Hi guys, it's me Ryan and welcome back for another video. Medyo nanibago ako sa pag-i-intro ngayon kasi parang sobrang tagal na since nung last na Talking Head video ko. Last year pa yata yung last. Ngayon, alam nyo na kung bakit missing in action ako dito sa YouTube channel ko and sa TikTok. Kasi yun nga, nagpe-prepare ako para sa NCLEX ko. Hindi ko naman masabi sa inyo guys kasi ayokong i-broadcast sa lahat na magte-take na ako ng NCLEX. If you're new to my channel, I'm Diane and we recently migrated here in the US. I make contents about our new life here and last year I made a video on how to process the NCLEX application in the state of New York. So before ko i-share sa inyo yung naging experience ko on me sitting for the NCLEX RN, let me share with you yung naging process ko on application after getting my eligibility. Kasi doon natapos yung video ko noon na shinare ko sa inyo. After eligibility, yung next nyo nang gagawin is to get an ATT. I started my application last year on April 2023. Then I got my eligibility exactly after a month, May 2023. To be honest with you guys, nung pinrocess ko yung application ko for NCLEX, wala pa talaga sa isip ko na mag-take talaga ako ng NCLEX. Inayos ko lang siya, pin-repair ko lang siya. Kasi that time, alam ko na na aalis na kami, na magmamigrate na kami dito. Yung husband ko, USRN siya, kaya nga kami nakapunta dito. Because of him, siya yung principal applicant namin. Tapos ako, nurse din naman ako. Although ang tagal ko nang hindi nakapag-practice sa bedside. And to be honest talaga guys, hindi ko na gusto mag-bedside ulit. That's why, wala, inayos ko lang talaga, pin-repair ko lang to talaga mga documents ko, yung eligibility ko. In case na pag dumating kami dito sa US, syempre magustuhan kong mag-work as a nurse. Dahil alam naman natin na syempre mas malaki yung salary dito ng nurse compared to other field. So if ever magustuhan ko ulit bumalik, magbalik loob sa pagiging nurse, naka-ready na. Nandiyan na yung eligibility ko. Tapos ang pinili ko nga nun is New York since nandito naman kami sa New Jersey, katabi lang siya ng New York. And yung eligibility kasi sa New York, walang expiration. Kung kailan ko gusto mag-take ng NCLEX, hindi ako magmamadali kasi wala nga siyang expiration. Not unless kumuha na ako ng ATT, which is na dapat within 6 months na nagkaroon ka ng ATT, is makapag-take ka na ng NCLEX. So last January 2024, sabi ko, parang ready na ako mag-take ng NCLEX. Kasi that time, gusto kong mag-work from home dahil meron din naman mga work from home jobs dito for nurses. Yun nga lang later on, nung nagre-review na ako, I learned na para makapag-work from home ka as a nurse here in the US, kailangan mo at least meron kang 1 year bedside experience. So, sabi ko, paano ko magagawa yun? Eh, kung ayaw ko nga bumalik sa bedside ulit. So, ayun, pinagpatuloy ko lang yung review ko. Noong January nga, nag-start ako ng review. After makaalis dito ng kuya ko, kasi nag-vacation sila dito, parang mga 1 week lang yata. Ayun, after na sabi ko, mag-start na talaga ako mag-review. It took me almost 5 months to finish my review and finally sit for the NCLEX. Kasi hindi ko fino-force yung sarili ko na talagang bumongga ng review. Like talagang tutok na tutok kasi una-una hindi ko talaga kayang tumutok. Meron akong 2 kids, yung isa nag-school na siya. So yung routine namin dito pag morning, syempre pinagpe-prepare ko yung husband ko ng food. Tapos yung mga dadalhin niyang food din sa work. Then afternoon, tutulog muna ako. Maya-maya gigising na ulit ako para naman ipag-prepare ko ng food then and baon sa school yung eldest namin. And then after noon, ayun, that's the time na makakapag-review ako. So, ang hirap din talaga makafocus kasi putol-putol yung pag-aaral ko. Mamaya-maya naman gigising na yung bunso namin tapos siya naman yung mangungulit sa akin. So, habang nag-aaral ako, may tanong ng tanong, may makulit, tapos mamaya may papakainin ako, mamaya magluluto ako, tutupin ang damit, lahat ng mga gawain dito sa bahay. So, hindi talaga ako nakaka-focus. Tinigil ko na nga nun yung pag-e-edit ng mga videos ko, yung pag-upload dito sa YouTube, kasi nga, talagang kulang na kulang yung time ko. Nakakaaral lang ako usually mga 3 hours per day, then mga 5 days a week.
Tapos minsan mas mababa pa dun kasi minsan umaalis kami. Tapos pag weekends talagang hindi ako nag-aaral pag weekends kasi Sunday, family day, nagcha-church kami, tapos groceries, ganyan. Tapos pag Saturday, minsan walang pasok yung husband ko. Nag-a-unwind kami, pumunta kami sa mga lugar dito or mga tourist spots here. Parang nag-explore kami ng mga, like halimbawa mga cherry blossoms, ganyan, tulip picking. Simula nun, diba, nag-review ako since January, nung medyo feeling ko malapit na akong matapos dun sa review ko, that was April. April na bago ko natapos yung nire-review ko. That's the only time na kumuha ako ng ATT ko. Yun yung authority to test. Ang dami-dami talaga nagre-request sa akin ng video na gumawa daw ako ng pag-process naman ng ATT. Gagawin ko na sana yung video, kaya lang nung nag-apply na ako ng ATT, sobrang dali lang niya, guys. Lalo na kung nag-DIY lang din naman kayo, nag-apply ng eligibility for NCLEX, sobrang dali lang ng ATT, guys. By the way, that's in my case, kasi dito na nga ako nag-exam sa US, hindi ko alam kung ganun din talaga or may extra process pa pag sa Philippines kayo nag-apply ng ATT. Pero sinundan ko lang talaga yung email sa akin dun sa eligibility ko. And sobrang dali lang niya. Nagbayad lang ako nun ng $200 for the ATT. Parang after 2 days lang yata na-receive ko na rin yung ATT ko. Yung difference kasi guys, pag dito ka magte-take ng exam sa US, wala ka nang babayaran for the scheduling fee. Kapag naman sa Philippines ka magte-take or sa ibang bansa, basta outside of the US, may babayaran kayong scheduling fee. Pagkakuha ka ng ATT, hindi pa rin agad ako nag-schedule ng exam. Kasi unlike sa Philippines, madaming slot dito. Ang dami rin testing center ng Pearson View dito. And luckily, merong dalawang malapit dito sa area ko. Yung nabook ko na Pearson View is just 16 minutes drive away dito sa apartment namin. Pero yung isa pa na malapit dito is para mga 13 minutes lang. Kaya lang, New York na siya. Mas mahal yung toll, kaya pinili ko na lang yun nandito sa New Jersey, although medyo mas malayo siya ng konti. Initially, nag-schedule ako June 13 ng 1 PM, kasi yun yung available that time na sakto sa schedule ng husband ko, tapos sakto din sa pasok ng anak ko. Eventually, nag-check ako ulit, nakita ko na available na yung 8 AM nila. Nareschedule ko siya for 8 AM kasi mas gusto kong mag-exam na mas maaga. Para hindi na ako maghintay na matagal kasi ma-anxious lang ako for sure. Alam ko kung maghihintay pa ako until 1 PM. So kung 8 AM siya, gigising ako na maaga. Yun na yun, dire-diretso na papunta na ako ng testing center. Fast forward, June 12, 2024. Yun na yung day of exam ko. I woke up at 5 AM actually. Hindi naman ako nakatulog ng ayos. Sobrang anxious ko. Ang taas talaga ng anxiety ko nung araw na yon. Actually, before pa nung araw na yon, sobrang taas na talaga ng anxiety ko. Pagkagising ko, nag-shower lang ako, kumain. Hindi pa halos ako makakain talaga sa sobrang kinakabahan talaga ako. Nag-meditate ako, nag-pray ako. Talagang itinaas ko na lang talaga kay Lord na siya na lang talaga ang bahala. Dumating kami sa Pearson View Testing Center siguro mga before 7 AM. Tapos pumasok ako dun sa building around mga 7:10 AM. Ayun, nag-wait ako dun sa waiting room nila. Nung pagdating ko doon, may nauna sa akin na isa, tapos dalawa kami, sabay kami dumating kasi sabay kami sa elevator nung isang lalaki. Hanggang sa dumami na yung mga nandun sa waiting area na magta-take lahat for 8 AM. And lahat yon, lahat kami nang nandun is magta-take lahat ng NCLEX. Nakakatuwa doon sa Pearson View dito kasi hindi sila strict sa clothes. May nakita ko na biker shorts lang siya. Para mag-workout lang talaga siya, grabe. Samantalang ako, naka-jacket ako kasi giniginaw talaga ako. Lamigin talaga ako. So, nagdala talaga ako ng jacket. By the way, yung suot ko that time, siguro kung nakita nyo dun sa TikTok or sa Reels ko, naka-t-shirt ako. And then, naka-jacket ako. Pambaba ko is leggings, then naka-sneakers lang ako. And then finally, may dumating na proctor, pinaline kami. Kumuha kami ng number doon. May binigay sa amin guidelines
And then, may binigay sa amin na pouch wherein doon namin ilalagay yung cellphone. Kailangan i-turn off yung cellphone. Tapos, yung smartwatch doon din siya ilalagay. And then, nag-palm scan kami. Pinicturean. Verify din yung identity ko through valid ID. Diba sa Philippines, ang tinatanggap lang is passport. Dala-dala ko yung passport ko noon, pero nakita ko yung mga kasama ko doon, mga driver's license yung pinapakita nila. Bilang nainggit ako, tinago ko yung passport ko, tapos nilabas ko yung driver's license ko para mukhang local din ako. Ayun, driver's license na yung pinakita ko, tsaka para hindi masyadong malaking dala ko. And then, binigyan kami ng locker keys. May dala din nga pala akong bag nun. So, yung bag and cellphone, smartwatch, ilalagay mo siya sa locker. Wala kang ibang dadalhin dun sa testing room, kundi yung ID. So, yung bag ko, yung laman niya is, yun nga, yung passport ko, wallet, may dala akong water, may dala akong cookies, meron akong dalang pen, tapos may dala akong meds, meron doon paracetamol, mefenamic, meron din akong antihistamine para in case sumakit yung ulo ko or magkaroon akong allergy, may inom akong gamot. Tapos, dala ko rin yung amethyst ko na worry stone ko. Yun lang yung laman ng bag ko. Ngayon, nilagay ko na yung bag ko tsaka yung cellphone dun sa locker. And then, pinag-wait ulit kami dun sa waiting room. Then, pinaproceed na kami dun sa inspection. Dun yun sa labas ng testing room. Pag may jacket ka or may bulsa ka, i-check yung bulsa mo. Pero, ikaw na yung mag-check. Like, may bulsa kasi yung jacket ko dito. So, pinapalagay yung kamay mo. Papataas din yung hair, pinataas na ganyan. Tapos, chineck yung back. Since naka-jacket ako, pinataas yung sleeves ng jacket. May eyeglasses din ako noon. Tinanggal ko, tapos pinapaton niya dun sa may patungan sila dyan din. In-inspect niya. I believe, pina-palm scan ulit ako dun sa labas. Tapos, ayun, sinamahan na niya ako dun sa computer ko. Nakakatuwa guys, kasi in-assist niya ako papunta dun sa computer ko. And sabi niya parang, "Oh, you have a lucky number," sabi niya ganun. Computer na na-assign sa akin is computer number 8. And then nakita niya yung locker key ko, number 8 din. So, number 8 pala yung locker ko. Actually, kung hindi niya yung sinabi sa akin, hindi ko na mapapansin kasi hindi na ako nakapag-focus kung anong ba number yung mga yan. Basta, pumili lang ako ng locker. Actually, dapat nga pipiliin ko number is 6. Kasi yun yung birthday ko. Kaya lang, yung 6 kasi nasa taas siya. Hindi ko abot. Kaya sabi ko, kung ano na lang yung nasa tapat ko, yun na lang yung binuksan ko. So, number 8 yung nakuha ko. Natuwa naman ako kasi lucky number nga, 8-8. And then, yung schedule ko nga is 8 a.m. din. 888 na siya. So, I was really hoping na talagang lucky day ko talaga yung araw na yun. Before pala pumasok, binigyan niya ako ng earplugs. Tinanong niya kung gusto ko. And then, nung nandun na sa table, meron din dong noise cancelling headphones. Pwede ko daw gamitin kung kailangan ko. Pero I ended up not using the earplugs and the earphones. Kasi sobrang tahimik din naman doon. Maririnig mo lang yung mga galaw-galaw ng mga upuan. O kaya yung click ng mouse. Hanggang sa makaupo ako doon guys, syempre sobrang kinakabahan pa rin ako. Malamig yung kamay ko. Buti na nga lang nagdala ako ng jacket. And then as soon as I started the exam, nagutom ako. And then after ilang questions, parang I felt uncomfortable sa upo ko. Nahihilo ko. Kasi yung upuan doon, tsaka yung computer, parang naka-set siya sa American size. Ang laki nung screen, yung chair is mababa. So, ang nangyari, parang nakatingala akong ganyan sa monitor ko. So, uncomfortable ako. Diba, ang laki nung monitor niya. Siguro, hanggang dito ko yung, hanggang taas kung ganyan yung monitor, ganyan kalaki siya. Tapos, yung sulat naman kasi, yung questions, diba, ang unti lang naman yun. Nandyan siya sa taas, dun ka lang magbabasa. Kaya nakatingala talaga akong ganyan. Buti na na-adjust yung chair, so in-adjust ko siya para maging level lang sa mata ko yung questions. Nung nagsimula nga pala ako ng test ko is around mga 8-10 a.m. Kita-kita ko siya doon, merong wall clock doon sa may taas ko dito sa may kanan ko. Kung tatanungin niyo ako guys kung ano ba yung naging scope nung exam ko, guys, hindi ko na kayo kayang sagutin about dyan. Kasi talagang parang nagka-amnesia na ako pagkatapos. Sa sobrang kaba ko guys, talagang nakalimutan ko na siya lahat. Ang naaalala ko na lang is sobrang dami ko talagang nakuhang case studies. As in sobra. Like lampas ng 10.
ganun kadami. Siguro mga 10 to 15 case studies yung nakuha ko. Siguro kung sa 15 yon, sa 10, lahat yon 1 to 6 yung questions dun sa bawat isang case studies. Tapos, i-share ko sa inyo guys, sa pag-review ko, pinaka nag-struggle talaga ako is sa pharmacology. Yung weakest na topic ko talaga yung pharmacology. Luckily guys, sa exam ko, tatlo lang yung stand-alone na pharmacology ko. Tapos yung dalawa pa dun sa pharmacology na questions ko is about lithium. At sobrang saya ko kasi tatlo lang yung pharmacology na lumabas. I was expecting and praying na mag-stop ako sa 85, but hindi siya nag-stop sa 85. Alam ko yung mga instructors or mga reviews, sinasabi nila sa atin na i-expect yung 150 questions. But syempre, gusto natin na mag-stop sa 85, diba? So, I was praying na mag-stop siya sa 85. Pero hindi nga siya nag-stop sa 85. I was a bit disappointed. Pero hindi yung to the point na pinanghinaan ako ng loob. Yung naramdaman ko that time is nainip ako kasi ang tagal ko pang matatapos. Eh, gustong-gusto ko na nga matapos yung exam kasi nga nagugutom na ako. At kinakabahan talaga ako. Hindi nga siya mag-stop sa 85, inisip ko kung magbe-break ba muna ako. Pero sabi ko, wag na lang muna. So nag-answer na lang ulit ako ng mga questions. And then, 2 hours passed. May magpa-pop up sa screen mo. Tatanungin ka kung gusto mong mag-break. Pinag-iisipan ko pa kung magbe-break ako or idediretso ko na lang siya para matapos na ako agad. Pero hindi ko pa nakiklik yung yes. Dumating na yung proctor. Nandiyan na siya sa likod ko at tinanong na niya ako kung gusto kong mag-break. So, ayun, nag-break na ako. Ang ginawa ko lang naman is nagpunta muna ako sa restroom. Umihi ako. And then, pumunta ako sa locker. Kumain lang ako ng 2 cookies, uminom ako ng water, and bumalik na ulit ako sa testing room. Ayan, nung pagbalik ko sa testing room, parang nag-check ulit. Pockets, tapos yung hair, yung eyeglasses, and nag-palm scan ulit. Verify ulit yung identity. So, after noon, nagsagot na ulit ako ng mga questions. And guys, na-max out ko siya hanggang 150 questions. Grabe. Natapos ako mga 11:10 a.m. So, I took the NCLEX ng 3 hours, yung 150 questions. Ayun, lumabas na ako after. Punta na ako sa locker, kinuha ko na yung gamit ko. And lumabas na ako ng building. And I felt so exhausted. Alam mo yun, yung feeling na finally nakatapos ka na. Pero hindi ka relieved kasi, oh my gosh, naubos ko yung 150 questions. Sobrang nahirapan ako dun sa exam. Kung tatanungin niyo ako anong part or yung exam type, pinaka nahirapan ako is sa prioritization. Kasi guys, sobrang ang bongga ng prioritization nila. Yung last 2 na pinagpipilian ko lagi, hirap na hirap ako sa pagpili. Hirap na hirap talaga ako sa pagpili dun sa 2. Sa mga case studies, okay ako sa case studies. Kasi after ilang questions, di ba, parang nire-reveal nila doon disease or yung meds na binigay ng doktor. So, tumatama ako. Alam kong nakakatama ako. Pero talaga doon sa prioritization, grabe, ang hirap talaga. Pero although nahirapan ako at exhausted ako, hindi ko naisip na, oh my gosh, babagsak ako. Very hopeful pa rin ako na I will pass. Talagang yun yung mindset ko. Pause na ako, guys. Punta na ako sa car. Naghihintay doon yung mag-ama ko. Umuwi na kami sa bahay. Tapos, nag-prepare ako ng gamit. Yung kuya ko, nag-book siya ng hotel. Nagpunta kami Atlantic City. Tuwan-tuwa naman ako nung tumawag siya sa akin. At sinabi niya na nag-book nga siya ng hotel. So, sabi ko, yes! Oh my gosh, tamang-tama kasi day na exam ko yon. And afternoon, sobrang exhausted ako. Kailangan ko makarelax. Saktong-sakto talaga. Parang heaven sent talaga yung pagbubuk niya ng hotel. Pero hindi niya alam na exam ko that day. Kasi wala akong pinagsabihan. Kundi yung husband ko. Tsaka yung pamangkin ko. Ayun, yun lang pinagsabihan ko. Hindi alam ng tatay ko. Ayoko lang parang ma-jinx. Tsaka ayoko ma-pressure. Dahil tatanungin nila, wala, kamusta na yung exam mo? Nagre-review ka ba? Ganyan. So, after ko makaayos ng gamit, punta na kami na Atlantic City. It's like 2 hours drive from here. Ah, grabe. Sobrang nag-enjoy naman ako. Nakalimutan ko yung stress ko that day kasi nakaka-relax talaga. Nagpunta pa kami sa beach. Tapos, syempre, nandun yung mga kapatid ko.
madami akong kausap. Tapos guys, yung PVT or yung person view test, hindi ko siya ginawa kasi yung PVT ngayon, hindi na siya katulad dati. Nung nag-NCLEX yung husband ko, maganda pa yung PVT. Pag nilagay mo yung credit card details, tapos mamaliin mo lang like yung CVV or basta magmamali ka lang ng ilang number, alam mo na yung good pop-up or bad pop-up. So, ginawa namin yun dun sa husband ko. And good pop-up siya. So, medyo na-relieve kami. Kaya lang ngayon, yung PVT kasi ngayon is iba na siya. Mas pangit na yung PVT ngayon. You have to input yung correct credit card details mo. Malalaman mo na pass ka kapag na-deduct siya. And then after 1 hour, marerefund sa'yo yung $200. Malalaman mo naman na failed ka if after 1 hour or so, hindi na-refund yung 200. Ibig sabihin, nag-apply ka na ng bagong ATT. Ayokong gawin yung PVT this time kasi sabi ko sa sarili ko, it will be the first and the last time na magte-take ako ng NCLEX. Kasi kung mag-failed ako, mababawas yung 200. Mabibigyan na naman ako ng ATT. At ang ibig sabihin nun, within 6 months, kailangan ko na naman mag-exam. Kaya sabi ko, maghintay na lang ako ng 48 hours para dun sa quick result. Yun na lang yung gagawin ko. Hindi na ako mag-PVT. So sabi nila, you need to wait 48 hours from the time you started the exam. Sabi ko, i-check ko siya on June 14 ng mga 8:10 in the morning kasi yun nga yung time na nag-start ako mag-exam. So, ayun, anxious na naman ako. And kabado-kabado na naman ang ate nyo. Hindi na naman ako nakatulog ng ayos that night. Pag-gising-gising na naman ako. Actually, before 8 a.m, nag-check-check na ako ng person view ko kung meron ng quick result, pero not available pa siya. And then, nung 8:10 na nga, chineck ko ulit. And not available pa rin siya. And then, 9 a.m, 9:04 yon. Chineck ko na ulit. And guys, available na yung result. Di lalo na akong kinabahan. In-avail ko na nga siya. So, may bayad yung quick result, guys. Meron siyang bayad na $7.95. Talagang nanginginig na yung kamay ko noon. Tapos, kailangan ko pang ilagay yung credit card details ko. Ayun, pagkita ko, pass! Oh my gosh! Napasigaw na lang ako talagang. Thank you, Lord. Grabe talaga yung naramdaman ko that time. Talagang, nakakaiyak. Talaga, sobrang saya namin. Tinawagan ko yung mga kapatid ko, yung tatay ko, tapos ding tinawagan din yung family niya. Ayun, iyak na ako ng iyak. Talagang pinag-pray ko siya. And sabi ko noon, hindi ko ipe-pressure yung sarili ko, hindi ako magte-take hanggat hindi ko feel na kaya ko siyang ipasa. Naramdaman ko talaga na kaya ko na siyang ipasa. That's the time na nag-schedule ako ng exam. So, yun guys, yung mga aspiring USRNs natin dyan. I hope may natutunan kayo or na-inspire kayo dito sa video ko, sa pag-share ko sa inyo ng experience ko on me sitting for the NCLEX and passing it on my first try. If you have any suggestions related to this topic, just comment down below. I'll try to make more contents this time. Kasi medyo maluwag na ulit yung schedule ko ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video na to, make sure to follow me on all my social media accounts. I'm Diane Salazar on Facebook and it's Diane Salazar on TikTok and Instagram. And also please do subscribe to my channel and give this video a thumbs up. And that's it guys for today's video. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!